Huwag ka nang mangarap na mapabilang sa Senado dahil hindi ka iboboto ng mga Pilipino. Mukhang ngayon pa lamang, binoboycott na ng maraming botante ang former DILG Secretary na si Benhur Abalos matapos lumabas ang kanyang controversial political ads na tila kapag raw kriminal at lumabag sa batas, hindi raw tatantanan ng upcoming senatorial aspirant na si Benhur Abalos. Nag-trending sa social media ang hashtag palpak si Abalos matapos ang naging controversial political ads nito. Nang sabihin gagawin nito ang lahat para pagbayarin ang mga nagkasala sa batas, lalo na ang mga kriminal sa Pilipinas. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sinupalpal siya ng maraming botante. Binalikan ng mga Pinoy netizen online ang di umano'y mga maling ginawa at di umano'y pagiging bias ng former DILG Secretary sa tuwing masasangkot ang mga kilalang pangalan sa politika lalo't kaalyado ito ng dating kalihim ng Marcos administration. Kabilang narito ang nooy naging kontrobersya patungkol sa anak ng DOJ Secretary na si Boying Remulla kung saan sa paliparan pa lang nahulihan na ng high-end marijuana at talagang wala naman raw bail sa kasong ito. Ngunit sa hindi inaasahan, nabaligtad at kaso at napalaya ang anak ng DOJ Secretary. Gayun din ang pagkakaling ni Marcos Jr. sa di umano'y paggamit ng illegal na droga at sabihin ni Abalos na fake daw ang nasabing polvoron video. Ngunit hindi ito ang sinabi ng ilang mga authenticated video company kung saan pinatunayang hindi peke o AI ang nasabing video na sangkot ang di umano'y presidente na si Marcos Jr. Gayun rin daw ang kakulangan ni Abalos sa pagresponde sa mga nawawalang bata na hanggang bumaba ito sa pwesto ay wala raw itong nagawa. Hindi ito ang klase ng senador na dapat raw iboto ng maraming Pilipino dahil palpak at di umano'y bangag rin daw si Abalos. Ayon sa controversial netizen online. Walang kwenta yung si Abalos. No wonder kahit nasa administration ticket siya, ayaw siyang iboto ng mga Pinoy. May nagawa ba yan? Diyos me, isa pa yung bangag. DILG Secretary siya, anong nangyari doon sa nahuling droga sa Batangas? Yung PhilAm driver, asa na? Naparusahan ba nila? Mukhang palabas lang naman lahat yon. Asa pa tayong may maipakukulong yung demonyong yan? Yung mga nawawalang bata, may nagawa ba siya para hanapin? Kulang na lang, sigawan siya ng tao na magtrabaho siya, wala pa rin siyang ginagawa or effort man lang para ibalik sa pamilya ang mga estudyanteng nawawala. And lastly, yung anak ni Boying Remulla na nahulihan ng high-end Mary Jane. Diba? Pinawalang sala nila? Mga gago, san ka naman nakakita na huling-huli yung anak ni Bonjing na nagpuslit ng Mary Jane tapos nakalaya? DILG Secretary ka nun, Abalos, pero inutil ka. Wala kang kwenta. I-boycott nyo yung bangag na yan. Mga salot sa bayan. Unquote. Maraming Pilipino, hindi raw dapat maging senador ang dating DILG Secretary si Benhur Abalos dahil kitang-kita raw ang pagiging bias nito at hindi makatao. Dahil kung totoo raw siya sa sinumpaang tungkulin, hindi raw niya pababayaan ang mga estudyante na wawala hanggang ngayon na hindi pa rin nakakabalik sa kani-kanilang pamilya. Gayun rin daw ang tila questionableng pagpapalaya sa anak ng DOJ Secretary ni si Boying Remulla kung saan malinaw sa batas na lumabag ito at wala dapat piyansa dahil sa pagkakahuli ng mga high-end marijuana sa kanya. Ngunit ang nangyari, tila malaya na at parang ibong lilipad-lipad ang anak ng DOJ Secretary. Gayun din daw ang tila pagpapabulaanan ng dating kalihim ng Department of Interior and Local Government Unit sa controversial polvoron video ni President Bongbong Marcos na tila inililink ang Pangulo sa di umano'y paghit-hit o pagsinghot ng illegal na droga. Saan ka raw makakakita na DILG Secretary ngunit hindi naniniwala sa mga kumpanyang nag-authenticate ng nasabing video? Sa ganitong mga klaseng pananagutan raw dapat managot ang former DILG Secretary at bilang kapalit nito, dapat raw siyang i-boycott ng maraming Pilipino.
Narito't panoorin ang controversial videos kung saan kahit sa kalsada, wala nang pinipili ang mga kriminal para makapanglamang at makapanakit ng kapwa para lamang sa kani-kanilang sariling kagustuhan. Kapabayaan ng DILG maging ng gobyerno lantaran sa publiko. Abalos, isa sa mga iboboykot raw ng mga botante. Narito panoorin ang full video. Kung pumapatay ka ng mga tao na walang kalaban-laban, na parang pumapatay ka lang ng mga hayop, mananagot ka sa batas. Pagkasabir sa mga tao, inutos mo, lalabanan ka ni Abalos, kalaban ng kriminal, si Abalos yan, gawa hindi salita. Helom dera! Charot! Galit daw sa kriminal! Kamay na bakal yun! Kamay na bakal! Ay nako, Abalos! Ang pinapanugot nyo lang naman yung mga trip nyo. Pero yung mga totoong kriminal na naglilipana sa kalsada, sa bayan, sa bansa natin, ambot lang! Sugatan ay isang babae 12 anyos sa Tarlac City matapos magsasaksakin ay isang hold-upper. Sakuha ng CCTV sa barangay San Vicente, kita na sa cellphone ng babae estudyante habang nasa waiting shed. Tinabihan siya na isang lalaki at sinaksak gamit ang screwdriver. Inagaw ng hold-upper ang cellphone ng biktima at tumakas. Natuntun ang suspect sa tulong ng CCTV at isang concerned citizen. Kinilabutan ako mga loose, grabe. Mga bata, kabataan, hindi na safe. Horizonte Veros, ano na? Ang mga galamay mo na mga kriminal, naglipana na. Oh, Abalos, di ba sabi mo, galit sa kriminal. Oh, Abalos, bakit nagsilabasan ng mga kriminal, Abalos? Magsasabi na naman ang ibang mga loyalista, kasalanan ba yan ang presidente? Bobo! Siyempre, nasasakupan tayo ng presidente. Anong ginagawa ng presidente at ng gobyerno na to para maging safe ang kapaligiran natin? Imaginein mo, estudyante, walang kamuwang-muwang, pinagsasaksak sa kalsada mismo. Bakit? Diba? Bakit? Apaka-basic lang yan. Ha, napanatilihing safe ang kapaligiran, hindi pa magawa-gawa. Isang command lang yan ng gobyerno, isang command lang yan ng presidente. My God, sobrang nakakaawa. Imaginin mo na lang mga lods. Kung what if anak mo yun, anak mo yung pinagtitripan ng kriminal. Buti nga lang kung anak ng mga politiko yan eh. Pero, diba, mga walang kamuwang-muwang na mga kabataan na nasa kalsada, pagsasaksakin, tapos itong buwisit na Marvel sasabihin, bumaba na ang crime rate natin. Buwisit crime rate mong mukha mo. Tila nabigla pa ang lalaking ito sa pagbukas niya ng gate nang salubungin siya ng mga armadong lalaki. Pero ang lalaki pala kasabwat umano sa panloloob sa bahay ng dalawang Chinese national na nakatira sa isang exclusive subdivision sa Parañaque City. Ayon sa pulisya, agad itinali ng anim na armadong lalaki ang apat na Pilipino sa bahay kabilang ang isang in-house security guard. So nakakuha sa kanila na almost 1 million na halaga ng cash at saka 400,000 worth na mga alahas. Tracking ng pulisya, natuklasan na magkakakilala ang driver na sumunod at ang mga armadong lalaki. Bukod sa kanya, nalamang kasabwat din ang lalaking nagbukas ng gate at ang isa pang driver ng mga biktima. Tukoy na nila ang ilan sa mga nakatakas na armadong lalaki. Hawak na ng Parañaque City Police Station ang tatlong driver ng mga biktima na mga kasabwat umano sa krimen. Tuloy naman ang follow-up operation para mahuli ang mga armadong lalaki. Grabe! Sa labas, delikado. Sa loob ng bahay mo, delikado pa din. patay na tayo ngayon. Imagine that, yung mga armadong lalaki, papasok na. Di ba papasok sa bahay mo? May daladalang baril, my God. Grabe, napaka, di ba, brutality at its finest talagang mga nangyayari right now.
kaya ako mga Lods, mas gusto ko pang ang mga matigok, yung mga kriminal eh. Diba? Kaysa yung mga kriminal at mga halang ang bituka pa, ang mamamayagpag at makakasakit ng mga inosenteng individual at mga inosente nating kababayan.